Good morning, everybody. Ngayong araw pong ito, ang gagawin po natin ay ang chicken and beef taco and wrap. Ito po ang ating mga ingredients. Umpisahan na po natin. Ilagay po natin ang ating oil sa ating pan. Sunod po natin dyan ang ating garlic. Igigisa po natin ang ating chicken breast. Lagay na po natin ang ating chicken breast. Ito yung chicken breast, 1/4 kilo lang po ito. Binoil ko na po siya and then shredded ko po. And then saka po natin siya igigisa. Isa lang po natin yan. And then, lalagyan po natin siya ng chicken sauce. Yan po, ang chicken sauce po natin, ang ilalagay lang po natin ay 1 to 2 tablespoon. Konti lang po ang ilalagay natin para po magkaroon lang po siya ng flavor or taste. Yan po, halo lang po natin. Medyo okay na po siya. Isa-set aside po natin yan. Yan po. After po niyan, isusunod naman po natin igisa ang ating ground beef. Ito pong ground beef, nagisa ko na po ito. Ito po yung leftover po namin na ground beef. Marinated po siya sa garlic, oyster sauce, and soya sauce. Gagawin po natin siyang Mexican flavor. So, yan po ang ating lalagay. Ang taco Mexican powder po. 1 teaspoon lang po ang ilalagay nating Mexican taco powder. Pero, nasa sa inyo po, kung gusto niyo po ng mas matapang yung lasa ng ating Mexican taco powder, dagdagan nyo po. Sa akin po kasi yung tamang-tama lang po ang pagka-flavor ng Mexican. Kasi po, minsan po pag sobra po, puro anghang na po. So, hindi muna po malasahan yung lasa ng beef natin. So, puro anghang lang po. So, kisa lang po natin yan. And after po yan, isi-set aside din po natin. So, yan po yung ating ground beef na kinisa. So, mag-umpisa na po tayong gumawa ng ating beef and chicken taco. 1 pack po itong aking taco shell. Ito po. So, lagay lang po natin yung ground beef natin. And then, after po niya, lalagay po natin yung iba nating ingredients. Katulad po ng ating lettuce. Depende po sa inyo kung anong dami ang gusto nyo. Pero make it sure na kakasya po sa ating taco shell. So, lagay po natin ang onion. After po nyan, lagay po natin ang ating garlic sauce. Ito pong garlic sauce, ginawa ko po ito sa susunod po nating video. Tuturo ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng ating garlic sauce. So, lagyan nyo po ng ating hot chili and then yung pong ating cheese. Depende po sa inyo kung ano ang uunahin nyo. Make it sure lang po na lahat ng ingredients na meron kayo, mailagay nyo po sa ating or mapagkasa nyo po sa ating taco shell. So, kayo na po ang mag-arrange niyan. Ito po. Puno na po ang ating taco shell. So, ngayon naman po, gagawa naman po tayo ng chicken taco naman po ang ating gagawin. Ganun din po, lagay nyo lang po yung mga ingredients na meron kayo. Pwede nyo naman po lagyan ng ibang ingredients yan, katulad po pwede rin po ng corn.
or kung ano pa po ang gusto nyong ilagay na vegetable. Yan, ito po yung ating garlic sauce. Masarap po itong garlic sauce na ito. Nakakapagbigay po ng linamnam sa ating taco or kahit po saan. Pwede rin po siya sa pizza. Yan po, lagay na po natin ang ating cheese at ang ating hot sauce. Yan po. Sarap pong tignan at masarap din po talaga. Lalo na po pag maraming cheese or queso po. So, yan na po ang ating taco. Susunod na pong gawin ang ating wrap. Sunod na po natin gagawin ang ating beef and chicken wrap. So, yan po. Lagay po natin ang ating ground beef sa atin pong spinach sa tortillas. Ito pong mga ingredients sa tortillas or taco shell sa supermarket po, marami po nito. So, doon po kayo pwedeng makabili. So, yan po. Nilagay ko na po ang ating onion at ang ating garlic sauce. Same din po ang ingredients na kung ano pong meron tayo sa ating taco, yun din po ang ating ilalagay sa ating wrap. Pinakikita ko lang po sa inyo na ang paggawa ng wrap at saka po yung taco. So, pero sa ingredients po, pareho lang po ang ilalagay natin sa ating taco at sa ating pong wrap. So, nailagay na po natin ang ating lahat ng ingredients sa ating wrap. Iro-roll lang po natin yan. Ganyan po. Yan po. Roll lang po. Yan po. Yung atin pong ground beef wrap. Madali lang pong gawin. At masarap po ito. Tamang-tama po ito pang snack or pang merienda po. Sunod na po natin gagawin ang ating chicken wrap. So, same thing din po. Lagay lang po natin yung mga ingredients and then roll lang po natin. Sa pagro-roll po, huwag nyo po masyadong ipepress kasi po, pag masyado po nyong ipepress or mabigat po yung kamay nyo sa pagro-roll, may tendency po na masira yung ating wrap. At saka po, same thing din po doon po sa ating taco kasi po, yung taco po, crunchy po siya. So, pag medyo mabigat po yung paghawak nyo, pwede po siyang mag-crack or masira po yung ating taco shell. So, yan na po. Lagyan na po natin ating mayonnaise. Mas masarap po. Ako po, mas gusto ko po ang maraming mayonnaise. At ang ating pong hot sauce. Yan po. So, roll na po natin siya. Masarap po to sa breakfast din po. Ito pong ating wrap or tortilla. Ayan po. Ayan po. Napakadali po. After po natin gawin ng ating wrap, ilalagay po natin siya sa ating flat pan. Para po i-warm po natin or iinit po natin bago po natin isuserve or kakainin. Ayan po. Low heat lang po yan. I-warm lang po natin. Mga 1 to 2 minutes lang po. Bantayan po natin kasi po baka po siya masobrahan at masunog po. Ang kailangan lang po natin ay maging warm lang po ang ating wrap. So, ayan po. Ipiplip po natin. Yung kabilang side naman po ang ating warm. Isa po, kaya po magandang i-warm natin yung pong ating cheese ay para po mag-melt din po. So, mas masarap po. Ayan po, ang ganda po ng ating tortilla. Kita nyo po, yung ibang part po niya nagbabrown-brown ng konti. So, okay na po yan. Ready to serve na po ang ating wrap. Ayan po. Gawa na po ang ating beef and chicken wrap at ang ating pong beef and chicken taco.
Kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye!